Yo, 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 guys! Check, kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo mga Lodi, no? Ayan, sa Axie Infinity, cryptocurrency news at mga NFT news. At, syempre, sa global news natin, no? Meron tayong mga global news ngayon at ang palpak na nangyari sa Axie Infinity, no? So, ito mga Lods, ha? Bago tayo mag-start, pakilike na yung video natin, mga idol, dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. So, ayan, ha? So, basahin ko lang to, no? Kasi nakita ko itong tweet ni Cloud White, no? Sabi niya dito, this si Mango nga daw, guy is yan, pussy, no? We came here to watch the future of gaming Axie Infinity. This guy can stop playing retro clones, no? Kasi kung matatandaan niyo mga Lodi, dito nung nakaraan, merong Cloud 9 na nakalagay, 'di ba? Tapos nakalagay sa mismong ibaba ng logo is Mango. Tapos once na kinlik mo 'yon, mga idol, mapupunta ka sa Twitch nito ni Sotoy, no? Ito. Ayan, mapupunta ka sa Twitch niya, no? Tapos ang inaasahan no ng mga ano ng mga player o ng mga Axie community is maglalaro siya ng Axie Infinity Origin. Eh yun yung pinunta ng mga ano doon ng mga player o ng mga community ng Axie. Pero hindi siya naglaro mga idol no. Tapos sa na trash talk pa ata yung mga ating community ng Axie Infinity, kaya galit na galit to sila Cloud White, pati sila sila Gio, sila Psychout, sila Cairo, meron sila mga comment. Pero eto mga idol, itong tweet na to, bibigay lang ako ng ano no ng opinion ko dito, kasi bakit ano, bakit si Mango yung napili, di ba? Bakit hindi na lang kumuha ng mga content creator mismo ng Axie Infinity para mag-livestream, no? Ang dahilan kasi mga Lodi is yung viewers, no? Kasi tayo o yung iba mga content creator ng Axie, onti lang naman yung mga viewers nila. So gusto siguro ng Axie Infinity mag-expand sila, makilala yung Axie Infinity Origin. Kaya kumuha sila ng mga sikat na content creator tulad nito ni Mango, yung mga Twitch, mga nagti-Twitch, no? Gusto nila na makilala sa Twitch yung ano, Axie Infinity Origin. So kinuha nila to, kaya lang eto naman si Mango, wala naman siyang pakialam masyado sa Axie Infinity. So parang alam nyo kasi yung mga ganito, syempre marami na siyang followers eh. Kumbaga, laging ini-expect niyan, sila yung siya yung lalapitan ng mga developers para i-promote yung game, no? I-promote yung game. Kumbaga, yan yung mga yan, lalapitan ako niyan. Kumbaga, sila yung lalapit sa akin para bayaran ako i-promote yung game nila. Kumbaga, meron silang mga ano, mga kumbaga sa Dragon Ball, may mga ultra ego tong mga to eh. Mga sikat sila, no? Sa kanilang way, no? So ayan. Ang nangyari, hindi niya in-stream yung Axie Infinity, yung inaabangan ng mga community. So ang daming nag-trash talk, ang daming gulo sa mga chat-chat. So yun na, no? So maraming na-disappoint sa nangyari na yon. So pati nga to si Cloud White, ayan, pati yung iba. Ang thoughts ko naman dito mga idol, kasi nga gusto nga ng Axie Infinity ma-expand yung mga viewers para makilala yung Axie Infinity Origin. Kaya lang siguro parang masyado silang nagmamadali o na-excite siguro sila, no? Kita nyo to, kinuha nila tapos wala namang pakialam pala sa game. Tapos makikita nyo dito na parang na-promote pa siya. Kasi nakalagay dito Cloud9, tapos Mango nakalagay sa ano, no, sumikat pa siya dahil sa Axie Infinity. Parang ang nangyari, nagamit niya pa yung Axie Infinity para madagdagan yung viewers niya. Ganun yung nangyari, pero disappointed lahat ng mga nasa Axie Infinity community. Pero ang sa akin lang, no, marami naman marami pa rin namang mga content creator na trip pa rin na mag-stream, no? O mag-live sa Twitch, no? Ayan, si ano, kung sponsoran lang nila si Bornak, di ba? Madaming ano yun, madami siyang, tawag dito? Viewers, di ba? Marami siyang viewers. Dapat yung mga mahal yung Axie, ayun yung sinusuportahan nila, hindi yung mga wala namang pakialam na content creator, no? So, ayun yung parang palpak eh. Sa sobrang ano nila, sa sobrang excited nila ma-promote yung Axie Infinity Origin sa mga Twitch viewers, yan, nagkamali sila at palpak ang nangyari mga idol. Disappointed, no? So ano na mangyayari niyan? Siyempre, may mga kontrata ata yan eh. Yeah, kasi siyempre, ano yun eh, paid promotion. Diba? Kaya lang, hindi niya nagawa. So mag-uusap pa yan si Mango tsaka yung mga developers, di ba? Ano mo, ba't ganyan ka? Sutoy ka. Akala namin Axie Infinity yung ipapakilala mo sa live mo, pero hindi naman pala. Kung ano-ano mga laro pinaglalaro mo, mga ano, mga retro. Pinuntahan ko yung video niya mga idol eh. Pinanood ko ng onte, no?
Hindi naman siya ganun ka-enjoy panoorin. Marami akong pinapanood ng mga streamers na ano. Mas enjoy pa panoorin si Aris, mga idol. Kilala niyo ba si Aris, Avoiding the Paddle? Ito. Dapat ito na lang ang kausapin nila, mga idol, si Aris. Ayan, no? Meron ding 200 subscribers yan. Kaya lang sa YouTube to. Marami rin siyang nilalarong games, iba-iba. Pero nakilala ko kasi to sa Tekken. No? Enjoy siya maglaro at talaga nga may respeto siya sa mga developers ng mga game. No? Tsaka solid to, comedy pa to. wala rin pakialam sa audience to, pero may respeto siya sa mga games, di ba? So ayun, isa yun sa mga idol ko na gaming ano eh, gaming channel ito yung sa kanya. So dapat ito na lang si Aris eh. di ba? So ayan ha, mga lodi, palpak mga idol, no? Ano kaya mangyayari? Abangan natin kung ano mangyayari kasi parang talagang pin-remote nila yun si Mango eh. Sikat nga, hindi ko nga kilala yung Mango na yan. Ang alam ko lang, yung nagbabasa ka ng anime, sa manga, pero siya, hindi ko siya kilala. So, ayan. So, tapos na tayo dito sa Axie Infinity, mga idol, ha. Bago tayo pumunta sa mga global news natin na sobrang lulupit, mga idol, puntahan muna natin yung mga coins ng Axie. Grabe yung Floki na to. Alam niyo ba nung nakaraan, di ba may nagtanong sa akin? Na, oye Jeblo, ano bang thoughts mo sa Floki Inu? Tapos sinabi ko, nakipag-partner yung Floki sa Binance, no? So mamaya papakita ko sa inyo. So ayan ha, nag 0.179. So ayan yung pinakamataas niya ngayong 24 hour range, no? Yung SLP natin. So kulay red siya ngayon. AXS natin mga idol, 600. So kulay red pa rin siya, 625. Tandaan nyo, nag 700 na yan ha. Di ba? So, yung run natin, no, ng mga naiyak yung mga hindi nagpa-pomo, kulay green pa rin ba? So, kulay green pa rin, mga lodi. Grabe talaga, oh. 47. Ano bang ano neto? Nag 48, mga lodi, no? Grabe, ngayon 47. So, mataas pa rin yan, mga idol. Grabe pa rin yung run. Yung runin natin, no? So, punta na natin tong Floki kasi tignan nyo, once na magsisearch ka sa sa CoinGecko, siya yung unang-una, ibig sabihin, trending siya. Trending, grabe, ang Floki. Ayan, oh. So, ang taas ng inano niya. Sa loob ng 30 days, mga idol. 42%. Pero yung 100% yan, 14 days lang. Tapos yung 83, ngayong 7 days. At 38% ang tinaas niya ngayong 24 hour range niya, mga idol. Grabe yung Floki, ah. No? Mukhang malupit yung mga holders. Saan ba nabibili yung Floki? Alam ko meron na ito sa BitGet eh. Uniswap. Meron ba na ito sa BitGet? Check ko lang ha, mga lodi ha. Spot natin. Alam ko meron eh. Ayan, no? Meron. Negative 7 siya ngayon, no? Ayan, pero mataas pa rin siya. Isipin mo, dito ka bumili, oh. Grabe, no? Ayan, mga idol. Punta muna tayo dito sa, dahil alam na natin yung mga coins natin, mga lodi, report ko lang sa inyo yung BitGet natin. Sa self-trade ko kanina, 800 ata o 1,000 ata yung kinita ko. Tinake profit ko na. No, kasi ang gulo ng ano, ang gulo ng graph ng BTC, nakakatakot, masyadong magalaw ngayon. Up and down. Tapos, sa copy trading naman natin, ayan mga lodi, panalo tayo dyan. No? Ayan, no? Simula dito sa 12. Sa 12% natin, ayan o, times 12 natin, no? Nakaka-ano na tayo niyan, puro tatlong page na ata, no? Ayan, hanggang dito, no? Positive tayo. Ayan, no? Sa copy trade yan, ha? Kaya panalo tayo overall, no? Siguro mga nasa kulang-kulang 1.6 din ata yung panalo natin ngayong araw. So, ayan. So, may kita nyo naman yan everyday, mga lodi. Hindi ko naman yan tinatago. So, ayan, ha? Kita nyo, nag-profit na naman tayo ngayon sa BitGet. Sa lahat ng gusto mag-BitGet, nandyan lahat ng link sa baba. Kung gusto nyo mag-copy trading, self-trade, spot trading, futures, kayo bahala mga idol. Nandyan lahat ng link. Pati Telegram natin. Kung gusto nyo sumali sa Telegram, dapat magamit nyo yung code ko kasi magbibigay kayo ng UID doon at i-verify kung code ko yung ginamit nyo. So, malaking tulong yung Telegram mga idol. Marami kayo makakwentuhan doon. So, ayun lang. Ayun yung ano natin. Ayun yung report natin sa BitGet mga idol. No? So, punta tayo sa ating ano, mga lodi. Sa ating global news muna, no? Ito, global news tayo. Alam nyo ba, di ba nung nakaraan medyo nagkaroon ng batas sa US na yung okay lang magdala ng baril yung mga tao, no?
May batas na ganun. So ito hindi ko nalalagyan ng sounds ha. Pero ayan mga idol, no? Kasi syempre sa kanila, ayun, binasag niya yung bote sa kotse nung ano niya, oh, daddy. Kaya lang, dalawa yung ano, dalawa silang atang karelasyon kasama yung isa, no? So ngayon, na bad trip yung isa mga idol. Tingnan niyo yung ginawa. Lalagyan ko ng volume dito para rinig na rinig. Ayan. Ayan. Ang ginawa sa kanya. Diba? Binutukan siya mga idol, no? So ayan, nag-trend to. Masyado marami nag-share na ito mga idol. Tapos sa nandaming comment tungkol nga din sa baril na batas, di ba? Yung mga nag-carry ka ng gun. Sipin nyo, babae yun, no? Tapos kung onti nga, hindi lang pagkakaintindihan, magwawakas na yung buhay mo mga idol. No? Nubo sa'yo yung magazine. Di ba? So ano masabi nyo dyan mga lodi? Tapos eto mga idol, siguro kilala nyo naman si Kanye West, no? Meron na naman siyang kaso, mga lodi. Ayan, no? Kasi parang binibidyoan siya sa mukha nung ano eh, nung babae eh, no? So, ang ginawa niya, dito ko na. Kinuha niya yung phone. Ayan. Tapos tinapon niya, mga idol. Ayan. So, meron na naman siyang kaso niyan, mga idol, no? Kilala niyo to. Binibidyoan din siya nito eh, oh. Oh. So ano, iba talaga pag sikat ka na mga lods. Alam mo naman yung mga paparazzi dyan eh, di ba? Kahit anong mangyari, kukuha na at kukuha ng ano yan, ng istorya para maibalita. So ayan. So ayan yung mga global natin. Mga lodi, wala pa tayo masyad. Meron kasi ako nakitang tweet tungkol kay Elon kanina. Hindi ko na nawala eh, na-refresh eh. No, ito kasi medyo ano lang to. Ito, sabi na itong... idol natin na to, sabi niya, it's like Elon Musk has been beamed down from another planet to show us mortals how to run a company. No, ganun siya kabilib kay Elon, no? Ayan, AutoNation CEO on Elon Musk. Tapos sabi naman dito ni Elon Musk, ang tinutukoy niya rito sarili niya, and he's building a giant rocket to get back to his home planet, sabi niya, no? Ayan, mga lodi, no? Si Elon Musk, mga idol, ang sabi ko nga sa inyo, nakarampa, diba? Isa yun sa mga idol kong tao sa mundo. Kumbaga, once in a blue moon lang may tumubong ganyan tao. Parang si Buddha, o kaya si ano? Sila, sino ba yun? Yung mga hinahangaan dati, sila Einstein, diba? Ganon. Sila Genghis Khan, mga ganon. So, sa panahon natin ngayon, si Elon Musk. Ayan. So, tapos, punta na tayo dito mga lodi sa ating, dahil lang, check ko lang yung gala mga idol. Kanina ko pa gustong i-check yun eh. Hindi ko pa siya nakikita ngayong araw. Uy, 99, umabot na siya sa top 100 ah. Diba? Wala sa top 100 to nung nakaraan eh. So ngayon, 3.21. Mataas na yan kasi ang bili ko sa gala, 1.25 ata ang bili ko. Nakalimutan ko na. Basta nasa piso lang. Tapos wala pang 150. 1.35, mga ganun, 45. So ngayon, alam nyo na, di ba? So ganun yung nangyari sa gala natin. Check pa natin yung iba kong coins lang, mga lods, ha? Ilubium lang tayo saglit. Tapos, ako naghahanap pa. Meron ano eh. Meron akong, medyo okay pa rin to. Ilubium. Yung mga AI coins, mga idol. Di ba, sumisikat ngayon yung mga AI? No? Sa totoo lang, wala akong alam na coins ng AI. Ngayon ko lang nalaman na itong GRT. AI coins pala to. Di ba? Binili ko lang to ng 1,000 pesos. So ngayon yung 1,000 natin, 1,592 na. So parang tubo na tayo ng 592 dyan. So matagal ko nang itong binili. Yung nakaraan pa to. Nung New Year pa to ata. O January to ata. So ayan. Ano pala siya, no? AI coins. Tapos meron akong 10 AI coins na na-search nung nakaraan. So tinitesting ko kung makakabili ako ng mga AI coins ngayon. Kasi nung nakaraang bull market, ano yun eh, altcoins, no? Panahon ng mga altcoins, no? Malay nyo ngayong bull market is panahon naman ng mga AI coins. Naisip ko lang yun mga lodi ha. So maghahanap ako, bibili ako kahit mga 3 AI coins. Yung iba kasing AI coins, ano eh, mahal. Yung iba 900, ganun, may mga ganun na. So dun lang tayo sa mura lang. Testingin lang natin yung mga mura lang muna. Tulad nito, magkano lang naman to? 0.00 lang to eh. Yung GRT eh. Di ba? So mga ganito lang. Yung mga mabababa lang na altcoins na, ay na AI coins, no?
So ayan, punta na tayo sa ating mga katanungan, no? So ayan, itanong mo kay Kuya Jeblo. Ayan, pabate. Ayan. So medyo matagal akong di nakapatumingin dito. Umalis kasi ako kahapon at mamaya alis ulit tayo hapon. Ayan. Christian Surban, shoutout sa'yo, idol. Carlo Rico, Mel Gilo, no? Shoutout sa'yo. John Palmero, ayan. Pag-agalod sa, kasi pag Sabado, Linggo ata, medyo maaga ako nakapag-upload. Di ako sure, ha? Depende sa availability, eh. Ayan. King of Parts, John Darwin of Swal. Thanks sa update, idol. Keep it up. More update to come. Ayan. Salamat sa'yo, idol. Akairi, oy, idol. Nakauna pa. Nakauna. Pasigaw naman, lagi nakaabang. Ayan, si Akairi 10. Vincent Joaquin, Boss Jeblo, paano mag-convert ng USDC to USDT? Ano bang gamit mong exchange? Lodi, ano bang gamit mong crypto exchange, idol? Kung dito ka lang sa Katana, walang USDT dito. Yan. Si Vincent Joaquin yun, ha? MJ Gaming, mabilis pa yan, tataas loads kasi konti pa lang ang circulating supply. Baka ma-reach pa niya yung dating all-time high. Ayan, sabi ni MJ Gaming, ha? Aga boss upload, sabi ni Keltisay. Hello idol, si Chi Raymond Ray Abella. Palapit na tayo idol, no? Marami nga nagsasabi, ang inaabangan talaga ngayon is yung CPI report natin, no? No? At halos 90%, no? Ng reaction or tawag dito. Basta yung 90% naniniwala na 25 basic points lang ang sasabihin ni Jerome Powell, mga idol, no? So, ayun nga yung hula ko. Ayun yung baga gusto ko. Hindi ko hula. Gusto ko mangyari. Dapat nga, wala nang points na ibigay, eh. May hill kasi yung green thorn saka small frill, kaya madugas. O nga, no? Maliit lang kung titignan per card, pero malaki pag nagpatong poison sa kalaban, hill sa sarili. Tama. Yan. Kaya nga medyo mahal na yung mga ganong ano ngayon, eh. Mga ganong may parts na Axie, eh. No? Sabi ni Ania na Trinipid. Dito naman tayo kay Miguela Maalihan. Ayan, shoutout sa iyo. Kuya Jeblo, papatattoo ko din. Papatattoo din ako ng logo ng SHIB pag naging piso. Shoutout sa asawa ko si Jeric. Si Roma, pahingi pera. Ayan, oy Jeric, bigyan mo daw ng pera si Miguela. Shoutout sa inyong dalawa, mga lodi. Ha? Mukhang may mga SHIB kayo, ha. Mga future millionaires na kayo, mga lodi, pag may SHIB kayo. Ayan. Sarvin Vergara, shoutout. Ayan. Obliterate Gaming, FOMO ay para dun lang naman sa mga taong walang alam or konti pa ang nalalaman sa TA. In my opinion lang naman. No? Ayan. Sa, tama nga naman yan, mga lodi. No? Pero kung short trader ka, meron din ako nabasa dito. Pag short trader ka, mas maganda na alam mo yung TA. Ayan. Dito ko nabasa yun sa comment natin. Baka madaan ako mamaya. J.K. Bautista, ano ba burn sa Axie Builders Program? Lahat naman kasi ng papasok na sa Builders Program, required sila mag-burn ng coins. Ayun yung ano eh, ayun yung nasa parang contract eh, na nabasa ko nung dati na sa papasok, required na dapat yung game mo, makakapag-burn siya ng SLP. So siguro, lahat ng papasok sa Builders Program, merong silang way para mag-burn ng SLP. Ayan. Yeah, ito na naman si Dennis. So, yaman na yun si Dennis, mga idol. Para sa akin, okay lang ang origin ng B2. Everyday, naka 20, 60. Stamina lang ako. Pero, nagiging triple na ang 10K SLP na puhunan ko sa pagkakrap. At pagbibenta nito. Tapos, madami pa akong na-stack na hindi magaganda runes at charms. Tapos, nasa 10K ako sa leaderboard. Leaderboard pala. Bukod pa doon, ginagamit ko din yung SLP ko sa Binance, True Spot Trading, sell high then buy low. Yan, matalino si Idol, no? Since November, kumikita ako ng 80K SLP, kaka-spot trade ko sa Binance, bukod pa, laro ko sa Origin. Bala ko na din gayahin si Kuya si Kuya Sutoy, ayan, este Kuya James pala. Sa Bitget, pa-shoutout Lods, ayan, si Ryan DR. Sayang, bala ko pa naman bumili ng 100 ron. Bumili ako, lang ako 25 na ron sa halagang 26 pesos. Pero ngayon, paldo na din. Salamat sa FOMO. Ayan, sabi ni Ryan DR, no? Pero mga lodi, ha, yung FOMO, hindi siya good, ha? Pero hindi rin siya bad sa lahat ng pagkakataon. Merong part na
Pwede ka rin magpa-pomo lalo na kung inaaral mo yung coins na tatayaan mo. Kumbaga, alam mo yung mangyayari, alam mo yung news tungkol sa kanya, no? Ayan, si Virgin Lola. Di lang gets nung iba eh about sa pomo. Ako ilang beses na ako nakapag-profit dahil sa nagpa-pomo ako. Timingan lang, di lang maintindihan ng iba, haha. Tulad kahapon, bumili ako ng AXS sa 39. Magkano ko kaya mabibenta ngayon? Iyak sa di nagpa-pomo. Ayan sabi ni Virgin Lola, mga lodi. Boss, nagpa-participate ka ba sa RON testnet? Hindi, idol, hindi ako nag... Wala nga akong RON. Ang RON ko lang yun nandito sa aking, ano, sa aking wallet. Ayan, no? Meron lang akong 42 RON. Ayan lang. Salamat sa update. Huwag kalimutang mag-like sa video, guys. Ayan, sabi ni Splendid Sally. Salamat, idol, ha. Like nyo daw yung video, mga lods. YouTube algorithm, sabi ni Dinapster. Ito si Dinapster, lagi ito nagko-comment. Shoutout sa kanya, no? Kahit na yun yung comment niya, talagang YouTube algorithm yung ginagawa niya. Lods, kailangan ba AXS ang gamitin sa pag-withdraw ng runes? Tama, idol. Meron pa naman ako, 0 point ganyan, with equivalent to $47.56. Pero di ko ma-withdraw runes na gusto ko ipagbili. Pwede ko ba i-convert yung ibang wet to AXS? Idol, pwede sa Katana. Runes, kung pwede paano, Lods. Ayan, punta ka lang dito, Lodi. Sa Katana. Saan na ba yung Katana? Ito. Punta ka sa Katana. Tapos yung wet mo, ayan, click mo yung wet. Tapos punta ka dito, punta ka sa AXS. Tapos i-max mo. Kaya lang wala akong, ayan, ayan lang. Swap mo na. Isaswap mo lang yun, Lodi. Ayan, swap mo lang. Tapos balikan na ulit dun sa marketplace o sa app.axie. Yeah? So, ganun lang yun, Lods, sa Katana lang. Madali lang dun, mag-swap-swap. Now, Fumi 90. Lods, magkano puhunan mo sa copy trading at pwede magpaturo? Ay, hindi. Like pala natin to. Ayan. Paturo kung paano ka nagsosolo trading. Salamat sa sagot, no? Ang puhunan ko lang talaga dati is nasa 40 ba? 30. Ang tagal na kasi nun, Lodi. Alam niyo ba, October 22 ata. Ay, October 2. Nagsimula ako mag-BitGet. October 2 ng 2022. Ayan. So, ilang buwan pa lang. No? Pero, kita niyo naman. Alam ko talaga, ang nilagay ko lang dyan is halagang ano eh. 40 USD pa nga lang nung una. Diba? Tapos, ito na. Ayan, ganito na. Nag-aano pa ako niyan, mga idol, ha? Nagti-take profit pa ako niyan. Sobra-sobra na yung profit ko dito kasi halos ang na-take profit ko na ata dito simula nang pumasok ako, mga nasa 50 eh, 50K. Kasi ano, may binabayaran ako, ganyan. Tapos, meron pang ganito. Tapos, yung pondo pa natin sa Binance, di ba? Lahat, halos lahat ng na-profit ko dito, nilagay ko sa Binance yung iba para dun talagang ano, yung kasi yung mga coins na hindi ko nagagalawin. Katulad nito, medyo iniiba-iba ko pa to. Minsan, nililipat ko yung isang coins dito sa isa. Okay, nilalagay ko sa ganito, yun. So, ngayon, yung pag nasa Binance na, hindi ko na ginagalaw. Nakita nyo naman kung magkano yung nasa Binance natin, di ba? So, ngayon. Tapos, sa solo trading naman, idol, pag futures ka lang eh. Marami namang ano nun. Maraming video nun. Kumbaga, parang normal lang din naman ako nagpo-futures. Normal lang na futures. Kaya lang, ang ginagawa ko, hindi ko nga siya masyadong ina-advise sa mga tao. Kasi pag nagpo-futures ako, tinutodo ko yung leverage ko. Talagang 125 times. Ganun. Tapos, once na bumaba yung market, matalo ako ng 1,000 pesos, hugutin ko na agad yun. Ayoko na. Kumbaga, talo na. Kumbaga, mali ako ng hula. Tapos, kadalasan, simula nung January 1 kasi lahat ng hula ko, karaniwan, ano eh, up eh, pataas. So, tumatama. So, once na makuha ako ng 1,000 pesos, kahit na may chance pa siya na tumaas, hinuhugot ko na. Hindi na ako nagiging greedy. Kasi minsan, kaka-greedy mo, biglang babagsak ng ilang segundo lang, biglang bumagsak, bawi yung ano mo. Bawi yung profit mo na sana, nawala pa. So, ganun yung nangyayari sa akin. Lang ako sa 1,000. Pag natalo ako ng 1,000, wala na, bawi na lang bukas. Pag nanalo ako ng 1,000, kuha na. Ganun. Kuha na. Kahit na may chance pa tumaas, kuha na. Ganun lang lagi diskarte ko, Lodi. No?
Pwede na ba ulit maglaro yung kikita ng SLP? Kumikita naman ng SLP idol sa ating Axie Infinity, pero kailangan mataas yung rank mo, nasa ano ka na dapat, bore. Pag napunta ka na sa bore rank, yan, may SLP ka na makukuha, no? Sa akin lang, kung short-term trader ka, mahalaga ang technical analysis. Ayan, ito pala yung nabasa ko, sinabi ni Benchmark Gaming. Kung long-term trader ka, mahalaga ang fundamentals. Every time you trade, kailangan alamin mo muna dyan kung ano dyan sa dalawang strategy mo, sa investment mo. Ayan. Kung long-term trader ka, FOMO doesn't really matter. Tama, no? Kung short-term trader, mag-isip-isip ka muna bago ka mag-trade. Baka overbought na yan at bumagsak, kaya wala namang mali sa sinasabi ni Boss James. Nakadepende na yan kung ano kayong trader. Ayan, sabi ni Benchmark Gaming, no? Agree, depende na rin. Agree, depende na rin kung anong strat ginamit din Lods, no? For me, away na muna ako sa coin na yan since di na meet yung hinahanap kong setup. Not really a missed opportunity pag may susunod kang trading plan and if anong klaseng trader ka. So, ayun yung sabi ni Bernardo Calopio, mga idol. So, ayan ha, si Benchmark Gaming, solid talaga yun si idol. So, ayan, sa mga Lodi, sa mga comment natin dito na binabasa, sana meron kayo natututunan. No? Kaya nga, nilagyan ko ng portion yung nagbabasa tayo ng comment at bumabate para nakakausap ko o na nakikita ko, naririnig ko, nababasa ko yung mga opinion ng ating mga audience at sinishare ko din sa inyo. Kasi minsan, yung mga share dito ng mga audience natin o yung mga kajeblos natin is magaganda at marami ka rin matututunan, mga idol. Saludo sa lahat ng mga nagbibigay sa atin ng mga kaalaman dyan, mga idol. Charlie Apostol, load sa BitGet. Ayan, once na nag-stop na yung kinapi mong trader, mag-stop na din yung sayo. Yes, idol. No, kasi nakakopy ka dun eh. No, pag nakakopy ka sa kanya, syempre, once na mag-stop siya, stop ka na rin. Ganun. Ayan. Wow, potential buyer ko, Jeb. Ha? Sige, idol, lapag mo lang. Mga interesting runes and charms sa reply na gusto mo para mabenta ko agad sa'yo. Mag-crop mint. Ayan. Kayo ni Boss Nunki agad na sa priority customer list ko. Ayan, sabi ni Bernardo Calopio. No? So, ayan, mga Lodi, ha? Dito, pwede rin kayong, ayan, pwede rin kayong bumili ng mga runes and charms kung gusto nyo. May order ba kayo? Idol, pag may order daw sila ka na, runes and charms. Runes and charms. Paano yun? Ano ba natin yun? Magagawa ba natin paraan yun pag umorder sila sa'yo? No? So, ayan ha. Si Mr. D, ayan. Iyakin yung mga hindi nagpa-pomo, idol. Ako, kitang-kita ko na buying time is now, sabi niya, no? Madami ng magandang news about sa crypto, kaya hindi malayo mag-pump pa at baka abutin sa 50% ng all-time high si BTC, no? Nga ang hindi magpa-pomo, sabi, ayan, no? Sabi ni Mr. D, ha? At shoutout kay Junel Nael, mga idol. So, ayan, ha? So, ngayon, sa tingin ko, puro good news naman yung nakikita natin sa market, no? Sa Bitcoin, sa lahat ng mga coins natin. Medyo pumalpak lang talaga dito sa ating kay Mango, no, sa Axie Infinity. So siguro naman medyo naging natuto na dito yung mga devs, no, siguro naging aral sa kanila to na dahil siguro sa kagustuhan nila nga masyadong ma-promote o mapakilala yung Axie Origin sa iba, medyo nagkakamali sila ng mga pinipili, mga idol. Pero hindi natin alam, ha. Hindi natin alam kung ano yung tunay na istorya, pero kung papanoorin mo kasi yung Twitch, binalikan ko kasi yung Twitch, nanood akong onti, medyo negative. Negative talaga. Madidisappoint ka talaga. No? Tapos may isip mo na lang yung mga content creator ng Axie, bakit hindi nabigyan ng ganitong pagkakataon. Pero kung isipin mo rin, halos naman kasi yung mga content creator ng Axie, hindi ganun kadami yung followers tulad ni Mango. No? Siyempre, kung ikaw developers ng Axie, pipiliin mo yung maraming followers para mapakilala yung game. No? Kasi kung, halimbawa, si Elijah, siyempre, alam naman natin na solid yan mag-stream o mag-live. Solid talaga yan. Kaya lang, yung mga nanonood kasi sa kanya, yun at yun na rin yun. Yung mga nauna, yun na rin. No? Kumbaga, may madagdag man, onti lang. Siguro ang gusto ng mga developers, mga bagong audience. Kaya, kumuha sila ng mga bagong
magpo-promote tulad nga nito. Kaya lang, mali lang yung discarte nila. No? Nagkamali sila ng pagpili, kumbaga. No? Kasi si Mango, parang wala naman siyang pake. Parang ganun yung ano niya, ganun yung sistema niya, mga Lodi. No? So, ayan. So, ayan lang yung ano natin, ha? Update natin dito sa Axie Infinity, sa mga global news at sa ating market. No? So, ayan lang, mga Lodi. Kita-kits tayo bukas, mga Lodi. Huwag niyo kalimutang i-like yung video sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Mag-subscribe na kayo at sa mga gusto mag-BitGet dyan, andyan lahat ng link, mga idol, para kumita kayo everyday. Not a financial advice, ha? Ayan, ha? So, pero at least, nakita nyo everyday, ginagawa natin yung balita natin, no? So, ayan, mga Lodi, kita kids. Love na love ko kayo lahat. Magandang araw sa inyo, mga Lodi. At salamat sa panonood. What's up, what's up?